Mayong Udto, Luzon, Visayas o Mindanao. 3,000 ganyang karaming pamilya ang apektado ng magnitude 6.9 na lindol at ang bilang na yan sa bayan pa lang ng Padada, Davao del Sur. Patuloy din nadadagdagan ang bilang ng mga nasawi. Nagbabalita si Gemma Vancenia. Gamit ang mga heavy equipment, ginigiba na ngayon ng mga response teams ang 3-story commercial building na gumuho sa Padada, Davao del Sur kasunod ng malakas na lindol noong Linggo. Wala na raw kasing signs of life na namonitor ang otoridad at wala na ring reported missing persons. Kagabi, isa na namang bangkay ang narecover mula sa gumuhong gusali. Kinilala ang biktima na si Emily Beloy. Samantala, umakyat na sa 3,311 na pamilya sa Padada ang apektado ng lindol. 592 ang mga totally damaged na bahay. 2,740 naman ang partially damaged. Namahagi na ang DSWD ng mga tents at relief goods. The DSWD already provided like 2,000 family food packs and we have also an additional of 1,000, so more or less a total of 3,000 family food packs. The remaining 500 will be delivered today. And we also provided laminated sacks and family tents. Sa evacuation site sa Barangay Quirino, tuloy pa rin ang pagtatayo ng mga tents ng ilang mga residente. Dito na raw muna sila titira dahil sa takot na tuluyan ang gumuho ang bahay nila dahil sa sunod-sunod na aftershocks. Ang konsa gobyerno, gani-gani pinalit mo ginakon yun. Gilinisyo. Hindi naman katrabaho gul. Sa St. Michael Parish compound naman, kapansin-pansin kakaunti lang ang nagmisa de Gallo. Kung noon daw ay umaabot ng hanggang 2,000 ang nagsisimba, ngayon ay nasa 300 lang ang dumadalo. Usually, umaapaw yung simbahan eh. Na? Pero sa bakita natin ay talagang konti lang in terms of usual number kung panahon ng Misa de Gallo. Understandable that people are scared. Inilipat naman sa Southern Philippines Medical Center sa Davao City ang mga sugatang na-rescue mula sa mga gumuhong gusali. Para sa 1PH, Gemma Vancenia, News 5.